Hindi sa hindi siya sumubok. Talaga hindi siya umubra dito. Ilang ulit siyang binara nito. At dahil marunong siyang tumansya ng tao, alam niya, kailangan na niyang gawin ang plan B. Napansin niya, mukhang natakot ito. Nang sabihin niya may nagpaparamdam sa bahay. Pero dahil wala naman talaga nagpaparamdam doon, ay natuklasin kaagad nito na hindi totoo iyon. Malamang, 2 linggo na ito roon. Kailangan nito makita ang multo. At si Bambam ang magiging multong iyon. Eksakto, dahil maputi ito. Pinaglagay nito ng makapalapulbo at pinalagay ng itim na eyeliner ang palibot ng mga mata. Tinabog niya si Temi at pinadala ang plastic bag sa loob ng kanyang kotse. Oh, isuot mo. Inabot niya kay Bambam ang isang puting duster. Ang baho, kuya. Loko. Galing okay iyan. Imported yan. Baka sa Amerika pa nakalibing ang dating may-ari niyan. Natawa siya. Ang lakas din ang tawa ni Temi. Loyal sa kanya ang katutubong iyon. Kenkay rin ito at hindi na-offend sa pangalan. Na-offend lang ito kapag tinatawag na Aita. Mas gusto nitong tawagin itong katutubo o native. Ang ganda mo, Bam. Bagay sa'yo. Kantsyo ni Temi rito. Numero 1 alas kador din ito. Naka-smid na pumasok sa sila dito si Bambam. Nang lumabas ito, ay tinas niya rito ang kamay para makapag-high five sila. Papasa na itong white lady. Thames, nalangsan mo na ba yung sidecar sa likod? Oo, kuya. Ready na ang lahat. Yung crying doll, may baterya na? Oo, kuya. Good. Lumakad na sila. Nung may parada niya ang pick-up sa labas ng open gate ng bahay, ay binaba na ni Temi ang bisikletang may sidecar. Ito ang nagpedal. Sila ni Bambam ang sakay. Kailangan nila iyon para tahimik. Tiyak na maririnig ni Diana ang makina na sasakyan. Sa likod ng isang puno nila ay pinaradang sidecar. Saka maingat na nagtungo sa gilid ng bahay. Alam niya ang silda inuokupa ni Diana. 4 lang naman ang silid doon. Sa left wing at right wing. Nang umakyat ito sa bahay, ay sa right wing ito nagtungo. Kahit alin sa dalawang silid doon, tanaw ang isang panig ng ibaba. Doon niya pinapwesto si Bambam. Saka nagmasid mula sa likod ng isang puno. Tingin ang tingin si Bambam sa kanya. Ang flashlight na dala nito ay panay ang tutok sa kanya. Naiirita na siya. Naglalapat pala ng flashlight ang luka-luka. May wait, lady, bang may flashlight? Sanyas siya ng sanyas dito. Nalisin ang pacifier ng manika na kabaunot ng baby blanket. Kapag inalis iyon, isakalang uuha ang manika. Kumamot ito sa ulo. Parang hindi pa rin kumbensido sa gagawin. Hanggang sa ang baan na ito ng suntok. Saka pa lamang nito ikinabili ang flashlight. At saka inalis ang pacifier. Sa katahimikan ng gabi ay malingaw-ngaw ang iyak ng sanggol. Yes! Bulong niya. Nakita niya bumukas ang ilo sa isang silid. Malamang na iyon ang okupadong silid ni Diana. Hindi nagtagal ay bumukas ang bintana. Dahil maliwanag ang silid, ikitang-kita niya ang takot na takot ang mukha ni Diana. At igagal ito kay Bambam. Isinara kagad dito ang bintana. Tumakbo si Bambam patungo sa kanila ni Temi. Bumukas ulit ang bintana ni Diana. Paunti-unti hanggang sa sumilip-silip ito doon. Mabuti at walang ilo sa likod. Hindi sila kita sa kinaroroonan nila. Ang tagal itong sumilip-silip hanggang sa mawala na ulit ito. Bukas, aalis na yan. Ano sa mga ito habang naglalakad sila patungo sa sidecar. Naisip niyang siguro ay nakatalokbong na ng kumot ngayon ang babae. Kaya ganoon na lamang pagtakbo nila na makarinig sila ng kuliskos mula sa kabahayan. Mabuti at alerto ang dalawang kasama niya. Tumakbo ka agad sila sa likod ng isa na namang puno. Kuya, tingnan mo ngang ginawa mo. Baka mamaya, mapabarangay pa tayo. Nagklamo ni Bambam. Shhh! Sumay pang sumay nila rito ni Temi. Palinga-linga si Diana. Tanga na siyang flashlight. Bilibin siya sa tapang ng babae. Sumakay ito sa kotse nito. Kitams, paalis na. Napangiti siya. Subalit, hindi ito umalis. Pinaandar lang nito patungo sa gilid ng bahay ang kotse nito kung saan nakapwesto kanina si Bambam. Bumaba ito ng sasakyan hanggang bukas ang headlights ito. Tila nag-oobserba. Maya-maya may tila nakita ito sa lupa at tinampot iyon.
kulay pink ng tsinelas ng digoma. Tsinelas si Temi. Napaungol siya na mahina sa asar na naramdaman. Pasensya ng kuya, bulong ng katutubo sa kanya. Napatakbo tayo, naiwan ko eh. Hindi to na sa akin ang kabiyak, huwag kang mag-alala. Praning, hindi ako nag-alaala sa paa mo. Alam kong sanay ka magpaa sa bundok. Lumingaling nga ulit si Diana. Hiling niya, huwag na nito maisipang mag-ikot. Kapag nagkataon, ay mabibisto sila. Madilim lang sa bahaging iyon, kaya hindi sila pansin. Pero tiyak niya na kapag tumama sa kanilang headlights ng kotse, ay mabibisto sila. Mabuti, at ganoon nga nangyari. Pumasok ulit ito sa kabahayan. Kulang na lamang ay itulak niya ang dalawang kasabwat patungo sa sidecar. Tila habol ang kamatayan kung magpedal si Temi. Ikinarga kagad nila ang sidecar sa pickup at umalis na. Noon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Sa tingin ninyo, aalis na yon? Mukhang malakas ang loob, kuya. Ani Temi. Hindi naman kasi ako makamulto, no? Ani Bambam. Napailing na lang siya. Naisip na yung tama si Temi. Mukhang hindi basta-basta ang dayana na iyon. Mukhang mahirapan siyang paalisin ito. Mineral water, Miss Beautiful? Baka kailangan mo. Wika ni Nico kay Diana. Sinadya niya ito. Kahit tong huling pagkakataon na nagkausap sila, ay sinabi nito, hindi na niya kailangan pa magtungo roon kung may aalok siya rito. At tawagan na lang daw siya nito. Gusto niyang malaman kung ano ang naging epekto ng effort nila ng itim niya na nagdaang gabi. Ang totoo ay kinakabahan siya sa babaeng ito. Pangunahing dahilan ay dahil sa lahat ng tangkang bumili ng bahay, ito lang ang tingin niya ang malaking potensyal na magtagumpay. Kapag nangyari iyon, ang ilang taong pangangalaga niya at pangako kay Dory ay mababaliwala na lamang. At ano ba ang mali niya o ano ang gagawin nito sa bahay? Baka gawin pang recruitment agency o hotel para sa mga dayong hapon. Hindi yun ang pangarap ni Dory para sa bahay. Sa totoo lang, hindi mukhang typical na Japayuki si Diana. Walang kulay ang buhok nito. Hindi mukhang artificial ang puti ng balat ito. Lalo mukhang walang retukado sa katawan nito. Hindi ito mahilig maglagay ng makeup. Sa katunayan, ay parating walang makeup ito. Pero kahit ganoon, ay napakaganda pa rin ng babae. Noong una nga niya itong makita, ay bahagya siyang nabigla. Mukha itong sosyal. Yung tipong kahit pagsuot ng duster, ay hindi magmumukhang ordinaryo. Kaya malamang na klase ito noong nagja-Japan pa. Sa pagkakaalam niya, ay may class-class ang mga nagtutungong entertainer sa bansang iyon. Napansin din niya sa pag-uusap nila na may English ito magsalita at articulate ito. Lalong pinagtibay na yun ang kanyang hinala na first class ito, bigating Japayuki. Baka miyembro ito ng Yakuza ang na-entertain ito o yung mga politikong Hapon. Mabuti at dumating ka. At oo, kailangan ko ng mineral water. Ilang galon ang dala mo? 3. Ibababa ko na ba? Pake. Tumalima siya. Na mailagay na yun sa kusina ay napansin niya ang dalawang mag sa mesa. Inabot ito ang isa sa kanya. May gagawin ka ba? Gusto ko lang magtanong-tanong sana. Walang problema. Anything for you. Pumesto siya sa tapat nito. Nabanggit mo dati na may nagpapakita rito. Oo. Nagpakita na ba sa'yo? Lihim siyang natuwa. I'm not sure. Muntik kasi ang masamid. Not sure pa raw ito samantalang saksi siya. Nakatanong ito sa Bambam. Conclusion niya, pinipilit na mabaing baliwalain ang nakita nito. Typical para sa isang taong lumaki sa modernong mundo. Bakit? Ano bang nangyari? Kagabi, may narinig akong iyak ng bata. Sumilip ako. May nakita akong babaeng nakaputi. May kargang bata. Oh, ano hindi sure doon? Nananaginip ako nung narinig ko. So I was thinking maybe it was all a dream. Muntik na yung masabing kalokohan iyon at huwag na itong pagdudahan pa ang nakita nito. Ganon ba? Yes. Sumilip ulit ako. Wala na yung babae. Tumayo ito at pinuksan ang drawer sa kusina. May nalapas itong bagay na naka-plastic. Ang tsinela si Temi. I got out to check and I found this. So naisip ko, baka totoo ang nakita ko yung babae at naiwan niya ito. Hindi sa multo iyan.
May multo ba namang nakaiwan ng tsinelas? Exactly. Kaya baka hindi si multo. Maybe it was someone who was passing by. O baka naman matagal niya ang tsinelas ayan doon. Imposible. Kasi naglinis na si Aling Shoney roon pa. Isa pa the woman looks so solid. Ang alam ko multo, hindi ganoon ang itsura. Parang gusto niya mainis dito. Bakit mo ko tinatanong ngayon? Ayaw mo naman pala maniwala kasi nasabi ko may multo rito. Parang gusto mo lang may sumang-ayon sa opinion mo. Gusto ko lang malaman ang history nitong bahay na to. Ang alam ko lang, mga balibalita, nagtahin na siya ng kwento. Noong panahon doon ng hapon, bahay na pula ito. Maraming babaeng na-rape dito. Siguro, yun ang pakita sa iyo kagabi, isa sa mga na-rape. Eh bakit? May dala siyang bata. Anong mali ko sa multong iyon? Mukhang nauwi ito sa matamang pag-iisip. Nahiling niyang sana, eh may isip nito na multo ang babae na si Bam. Ayaw na niya talagang ulitin papananakot dito, sapagkat hindi ito mabilis takutin. Ang tapang nito. Kung naiba-iba iyon, malamang na hindi na ito lumabas pa ng bahay. Marami naman di ang multo. Ewan ko ba naman sa iyo kung bakit ito bang bahay na to ang gustong gusto mo? I fell in love with this place the first time I saw it. Patay tayo dyan. Hindi siya nakaimik. Mukhang wala itong ideya na gusto rin niyang bilhin ang bahay na iyon. Malamang hindi sinasabi rito na Aling Shoney. Mabuti na rin dahil baka papagtagnitag din ito na kaya nasisiraan ang bahay dahil gusto niya siya ang makabili. Kahit sa mga dating nagtangkang bumili ay hindi sinabi ni Aling Shoney ang tungkol sa kanya. Malamang dahil alam nito malulustan din niya ang buyer kung sakaling kumprontahin siya. Kilala siya ni Aling Shoney at alam nito may taglay siyang kakulitan. Baka nga, natatakot pa itong sabihin ng tungkol sapagkat ang kanya ang bilhin ng bahay. Sa takot na sa halip na magmadali ang buyer dahil may kakompetensya ay lalong maantala ng dahil sa kanya. I guess it's nothing. Sige, salamat sa impormasyon. Pati-dismiss si Diana sa kanya. Muntik kasi ang mapailing. May taglay itong pagkasuplada. Hindi malang natuwa sa kanya kahit minsan at bihira mangyari ang ganoon. Kaya nga siya nasa sales. Lalong nasa elementary pa lang siya ay nagbebenta na siya ng manis sa mga klase niya at alam niya may talent siya sa pakikiharap sa mga tao. Pero walang epekto sa babaeng ito. Tumayo na siya. Sige, basta kung magbago ang isip mo at gusto mo ng bahay dito lang sa area na to, alam mo na ang number ko. To sino lang ganisa, mineral water, kahit ano. Alam mo na ang te-text mo, free delivery pa. Ang lakas mo sa akin eh. Tumango ito, subalit hindi mo kang interesado sa kanya. Tumalikod na siya, nag-iisip ng panibagong plan. Nagwa siya siya magtungo sa bahay ng kanyang ina. Kahit isang buwan na niyang iniiwasang gawin iyon, nakasaray na kasi nito ireto siya sa mga kakilala o anak ng mga kakilala nito. Itong huli, ang inireto nito sa kanya ay babaeng maganda nga sana. Ang kaso ay matanda na at postiso pa. Walang katis-tis ang kanyang ina pagdating sa physical na anyo ng babae. Basta raw disente at nababagin ay harap sa dambana. Iyon ang mahalaga. Sa lahat ng naging nobya niya, tayong si Dory ang nagustuhan nito. And he suspected his mother was getting scared. He was going to grow old without even marrying. Kaya yun, panay ang reto sa kanya. Gusto rin itong magkaapo. At nag-iisang anak siya nito. Wala naman siyang balak na magpakatandang binata. Yun nga lang, wala pa siya nakikitang iba na tulad ni Dory. Ang hinala niya, ay dahil in love pa rin siya rito. Sa ngayon, tama na sa kanya-kanyang negosyo at ang mga babaeng handang ibigay ang kailangan niya nung walang hinihininging kasal. Bihira siya makipag-date. Sa dami ng kanyang negosyo, kadalasan, ay kulang pang 24 oras. Ahente siya ng lahat ng uri ng processed foods na siyang produkto ng kanyang ina. Negosyo nito iyon na hindi pa pinapasa sa kanya kahit hindi ito ang personal na namamahala. Doon sila lumaman. Bukod sa pag-ahente niyon, ay mga pwesto rin siya sa palengke at sa sinihan, pagkain, ang tinda niya. Nag-ahente rin siya ng mga kahoy at taol at may kita rin business siya itong huling tatlong taon. Ay sumubok siya sa real estate business. Palibhasa, matagal na rin siyang ahente ng lupa. Nakabili siya ng malaking lupain
na dinedevelop niya. Hindi biro ang puhunan, mabuti, at mayroon na siyang ipon. Sa ngayon, ay nagbabalak siya magbukas ng sipang subdivision. Plano niya, maging real estate magnate pagdating ng panahon. Hindi pangarap, kundi plano. May timetable na siya para matupad ang bagay na iyon. He gave himself 10 years. Anyway, he was only 36, though people often told him he looked at least 10 years younger than his age. Pagdating sa pangkabuhayan, ay masaya siya sa kanyang kalagayan at naniniwala siyang walang negosyo na masyadong maliit o malaki. Masaya siya sa pagpatol sa kahit malita din lang. Doon nagsisimula ang lahat at proud siya sa kanyang sarili. Sa edad niyang iyon, ay malayo na rin ang kanyang narating. Nang makarating siya sa bahay ng kanyang nanay, ay hinanap kaagad niya ito. Simpleng-simple pa rin ang bahay nito kahit ilang ulitan niyang sinabing lumipat na sa mas malaking bahay. Ang sabi nito, ay aanhin daw nito ang malaking bahay kung ito lang ang nakatira. Mabuti raw sana kung bibigyan na niya ito ng apo. Byuda na kasi ito. 16 years old lang siya nang pumanaw ang kanyang ama. Oh, naligaw ka. Anang nanay niya, halatang nagtatampo. Si nanay naman, busy lang ako kaya hindi ako makadalaw. Nagmano siya rito. May kailangan ka siguro, kaya ka nakaalaala. Sus, hindi naman. Sa tuwing may kailangan lang ako, saka ako nagpapakita sa inyo. Tinabihan niya ito. Nay, di ba? May mga wig ka rin yan? Yung mga wig na nakuha ninyo sa school na ginamit sa mga place. Dating guro kasi ito. Oo, idodonate ko na sa school at wala naman pakinabang eh. Nasa bodega ba? Oo, bakit ba? Wala po, titingnan ko lang. At ipapusod ko kay Temi. Baka magbukang kapre si Loco. Pinipilit ni Diana na huwag matakot. Mahirap para sa kanyang gawin ang bagay na iyon. Last night, she saw a white lady. Mukha may dinala pang tiyanak ang white lady na nakita niya. She could still hear the cry of the child. Hindi niya alam kung imahinasyon lang niya. Subalit ang iyak nito ay tila pantay-pantay. Parang iyak ng mga sanggol sa TV. Walang singhap. Para ding recorded iyon. O baka, guni-guni lang niya ang lahat. Pinipilit niya ang sariling isipin. Hindi multo ang nakita niya, kundi totoong tao. Totoo ang sinabi niya kay Nico, na mukhang solid na solid ang babae. Ang alam niya sa mga multo ay nakalutang, o kung hindi man, ay transparent. Ang nakita niya na nagdaang gabi ay hindi alinman sa dalawa. Maybe, it was just a woman who happened to pass by the house. Parang labis na nakapagtataka iyon, pero hindi lang ay iniisip niya. May posibilidad naman iyon, lalo pa, at may naibang tsinelas para suportahan ang kanyang hinala. It was a pink slipper, pero malaking tanong din kung bakit iwan iyon doon, at kung bakit ay bilis na wala ng babae. She sighed. Nilakasan niya ang volume ng TV. Umaasa siya, wala mong papakitang multo sa kanya ngayong gabi. Tinanong niya si Aling Shani kanina kung meron ba itong alam na nagpaparamdam doon. Tumawa lang ito at sinabi, sa tagal itong katiwala sa bahay na iyon, wala pa ito nakikitang ni isang multo. Hindi na siya nagkwento rito tungkol kay Nico. Nabanggit lang niya minsan dito ang lalaki. Noong magdala yun ng tosino at longganisa nung minsan, ang sabi lang ni matanda, ay makwento rin ang lalaking iyon at huwag na lang niyang papansinin. At dahil yun ang sinabi nito, parang naalangan siyang sabihin dito, nakinig siya sa mga kwento ng lalaki. She was still interested in buying the house. Kung meron man nagpaparamdam doon, madali lang mapapabless ang bahay. Hindi lang niya magawa ngayon sapagkat hindi pa siya nakakasiguro sa kanyang nakita ng daang gabi. Bukod pa sa wala pa siyang karapatan na gawin iyon. Marahil, masisiguro niya na meron nga nagpaparamdam doon ay sa kanya sasabihin kay Aling Shani na pablesan ang bahay. Papayag naman siguro ito. Nakatulugan na niya ang pag-iisip na maalimpungatan siya patay na ang TV. Inilagay niya sa sleep kanina. She was about to sleep again when she heard noises coming from outside the house. Biglang pagsakmal ng kaba sa kanya. Sinubukan niya ang nagrahin kung anong mga kaluskos na naririnig niya hanggang sa mawala iyon. Saglit-saglit lang ang kaluskos. She thought maybe it was a cat on the roof or something. Pero maya-maya lang ay hindi rin siya nakatiis.
She needed to know where the noises came from. Baka mamaya ay hindi pa lumulto, kundi magnanakaw ang kanyang narinig. O baka masamang loob na nagtatangka makapasok sa kabahayan. She was prepared for that. Madalas siyang stunner. Malakas ang kanyang loob. She uttered a short prayer and then tentatively opened her window. May nakikita siya mga anino sa di kalayuan. Alam, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya sigurado kung multo iyon o tao. Basta, mga anino. And she thought, if there was more than burglar, her stunner couldn't help her much. Tinakbo niya ang pinto at kinandado ko agad iyon. Naisip niya, tawagan si Aling Shawnee na siya niyang ginawa. Nakailang tawag na siya, subalit, hindi nito sinasagot ang cellphone. She wanted to call up her cousin, but even if she did, she wouldn't be able to make it there on time. There was no one else to call but Nico. Ilang lang niya sana ay gising pa ito. Isang ring pa lang ay sumagot sa kanya ang lalaki. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tila matutuwa si Rito. Hello? Nico, this is Diana. I need your help. Nasaan ka ba ngayon? Bakit? Anong problema? I think I saw people outside. Baka mga magnanakaw. Ano naman naman nanakaw nila riyan? May TV ako, yung kotse ko. Baka pinag-interesan. Insured naman siguro iyon. Nabibisit siya. Nagkamali ako ng tinawagan pa kita. Hep hep. Sige, pupuntahan kita riyan. Steady ka lang. Mga 5 minutes, nandiyan na ako. Okay, thanks. Hindi nga nagtagal, ay naroon na ito. Ibig niya magtaka sa bilis ito, pero mamaya na niya tatanungin ito. Sinabi niya kung nasaan niya nakita ang mga anino. Isinama pa niya ito sa kanyang silid upang maituro dito ng gusto ang lokasyon. Doon ka sila nakita. Hindi lang isa ang nakita ko. I'm 100% sure. Sigurado ka bang tawa nakita mo? E kung anong pagka-misteryong dating at tinig nito. Hindi ako naniniwala sa mga multo. E bakit kahapon ang sabi mo, baka multo yung nakita mong babae? Huwag ka na makipagdebate. Bakit pa nalaking ito pa ang natawagan niya? Bakit ba ipinagdiriinan nito ang multo? May multo na bang nakapatay ng tao? Kung masasamang loob ang kanyang nakita, yun ang dapat niyang katakutan. I have a stunner. Samahan mo akong tingnan. Wala yon. Baka guni-guni mo lang. Dumaan ako ron. Wala naman ako nakita. Wala rin ako nakasalubong na tao na papunta rito. Palamang, hindi tao ang nakita mo. Bakit ba? Pinagigiitan mo iyan. Dahil nga wala akong nakita. Ano bang malay mo kung sa iba sila dumaan? Tara na. Tila napipilitan lang itong sumama sa kanya sa ibaba. Nang makarating doon, ay nakuumang ang kanyang stunner at dala niya ang kanyang flashlight. Nakakita siya ng lupa na bakas ng sapatos. Dahil may kadiliman ay hindi niya malaman kung ilang pares sa mga iyon. See? May marks. Walang multo nag-iiwan ng bakas. Walang magnanakaw dito sa amin. Walang lugar na walang magnanakaw. Kapatid na siya pabalik sa bahay. Bukas ko na inspeksyonin iyon. Di na siguro babalik ang mga iyon. At bukas, magreklamo ako sa barangay. Samahan mo ako bukas ha? Opo, pero ngayon, wala na po ako may paglilingkod sa inyo. Binibining Diana? Bigla siyang napahiya. Masyadong mapagmando ang kanyang tono rito. Gayon humingi lang siya rito ng pabor. Sorry, may gagawin ka pa ba? Oo, matutulog pa ako. Pasensya ka na sa abala ha? Okay lang yon. Kung okay lang sa'yo, doon ka na lang sa katabing kwarto ko matulog. I will pay for your stay. Mahirap lang wala akong kasama. Baka bumalik ka mga iyon. Tumango ito, makalipas ang ilang sandaling tila pag-iisip. Areglado. Pero maaga kong aalis ha? Hindi mo na kailangan magbayad pa kay Aling Shani. Huwag ka mag-alaala. Hindi ako magsusumbong. Dapat, may gwardya sila. Sa ganitong upahan, kasalanan nila to eh. Huwag ka magpapauturoon. Bigla siyang napangiti. Baby, this Nico was not so bad after all. Dito na po nagtatapos ang 3rd kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone.